ni puwersang sinalakay ng mga taga Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isang bahay sa loob ng private subdivision sa Laguna. Dito naaresto ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 Pogo na ni-raid noon sa Porac, Pampanga. Pero kahit nahuli na, todo tanggi pa rin ang Chinese na sangkot siya sa Pogo. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, sinalakay at agad pinalibutan ng mga operatiba ang nakahintong itim na sasakyan na yan sa isang subdivision sa Laguna bandang alas 8 kagabi. Pinababa at pinadapa sa kalsada ang lalaking nakapink na t-shirt. Siya na pala ang 35 anyos na Chinese national na si Liu Dong, na godfather umano ng mga Pogo sa bansa. Are you Mr. Liu Dong? You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law here in the Philippines. Si Liu Dong, na gumagamit din ng iba't ibang alias ang sinasabi ding big boss ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Isa siya sa target ng mga operatiba noon pero hindi natunton sa Pogo Hub. Pero matapos ang ilang buwang tracking, natagpuan din ang pinagtataguan ni Dong. Ito kasing si Liu Dong, ito yung pinagsususpetsahan natin na siyang nagsimula ng mga Pogo dito kasi ang pagkakaalam namin, siya yung nagtayo ng mga Pogo hubs at Pogo sites dito sa Region 3, Region 4, sa Region 1 at sa Metro Manila. Matapos maaresto, agad dinala ang godfather sa detention facility ng PAOC sa Pasay. 12 Chinese national din nakasama niya ang inaresto rin ng mga otoridad. Pati ang siyam na driver at mga personal assistant umano ng mga Chinese, kasama rin dinala sa Pasay. May mga nakuha nga tayong mga baril at tinaanam pa natin kung ito ay may mga kaukulang dokumento. Itinanggi naman ni Liu Dong ang mga akusasyon. Maliraw ang mga otoridad ng inarestong tao. Giit niya, restaurant ang kanyang business at hindi Pogo. Kaya raw ikinagulat niya ang nangyaring pag-aresto. Lalo't mga empleyado at kaibigan daw niya ang ibang dinampot habang nagkakasiyahan sila kagabi. He's not the one. Yeah, maybe it's wrong guys. Maybe he thinks his restaurant is strong guys. And then maybe after that he will provide the passport or anything. And then... Ang Pinoy naman na 2 ng personal assistant ni Liu Dong, wala raw ideya sa mga transaksyon ng kanyang boss. Ikinagulat din niya ang pagkakaaresto rito. Nabigla lang po kami, sir. Di po namin alam na ganun yung mga problema. Anong business ba ng boss mo? Alam ko, sir, nag-office lang naman yan sila, sir. Hindi ko masabi, sir, kung anong business, sir. Basta nakikita ko lang naman, lagi hawak yung cellphone, laptop. Ganun lang, sir. Sa ngayon, nasa kusodiya pa rin ang PAOC sa Pasay sina Liu Dong. Nakatakda silang isa lang sa inquest proceedings ngayong araw at sisimulan na rin ang case build-up para sa patong-patong nilang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.